Ayan o, may kalansing. Okay, we're back again with another video. So, ngayon, maglilinis tayo ng ating caliper. So, isa to sa mga basic maintenance ng ating motor para malaman din natin kung good pa yung ating brake pad. So, para maiwasan natin yun, kagaya kanina nung pinakita ko yung parang nagkikiskisan tong ano natin, disc brake natin tsaka yung brake pad. So, para maiwasan natin yun, linisin natin to. So, ayun. Linisin na natin at samahan nyo ako mga boss. Ang unang-una natin gagawin ay tatanggalin natin tong dalawang bolt. Gagamit tayo ng 12mm na wide tools na wrench. Ayan. Ayan, tanggalin na natin. So, ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin yung pin niya para ma-access natin tong pinakaano. Matanggal din natin tong brake pad. So, ito yung pin. Bali, dalawa yung nakalagay. So, gagamit lang tayo ng long nose. Ayan. Yan, tanggal na natin. Tapos ang sunod ay ito. Itong pinaka cord ng ating brake pad. Yan, hugutin lang natin. Sakit lang natin dito. At tanggalin na natin itong brake pad. So, ayun lang, ganito lang. Ayun, good pa naman tong ating brake pad. So, makapal pa naman siya. Tapos, tatanggalin din natin tong isa. Ayun. At ang kanyang tensioner. Tanggalin din natin. Ayun. So, siya nga pala mga boss at tinatanggal din tong bracket niya. So, kailangan ito, meron siyang lubricant dito. Dapat ito kasi nagpa-play. So, isa rin to sa mga nagkukos ng ingay kapag hindi siya nagpa-play. Kasi pag matigas na to, hindi siya uma-adjust ng kaya nagbabanggaan yung brake pad natin. Tsaka yun, tsaka itong disc brake natin. So ayun, tanggalin natin to. Hilahin lang natin. Ayun. So ayun, medyo malinis pa naman siya. Actually, nilinis ko na to nung nakaraang buwan kaya hindi siya ganito gaanong kadumi. So ayun. Yan ang panglinis natin ay tubig lamang na may konting sabon o joy at gagamit tayo ng brush. So, pushin lang natin tong brake pad natin para matanggal yung mga bato-bato at putik. Actually, hindi naman siya gayet masyado madumi. Pero, yan. Linisin lang natin siya.
A few moments later. Punasan lang natin ito yung basahan. At mailagay na natin yung iba pa niyang gamit. Okay, nalinis na natin itong ating caliper, pati na rin itong mga iba pa niyang gamit na tinanggal natin dito. So, siya nga pala pag nakikita niyo ganito, press niyo lang ito pabalik para mailagay natin ang kanyang brake pad. So, yan. Press lang natin. Yun, balik na. Tapos, kakabit na natin itong kanyang bracket at lalagyan na natin ng grasa ang kanyang pin. Ito, lagyan natin ng grasa to. Yan, medyo malabo yan, pati dito lagyan natin ng grasa para maganda yung kanyang play, para hindi siya nag-i-stack. Yan, lagyan natin siya ng grasa kahit konti lang. Punas pati rin yung sabila niya, lagyan natin ng grasa. Para maganda yung kanyang play, kasi nga ito yung nagkukos ng ingay kapag na-stack to, nagbabangga ng kanyang brake pad at yung ating disc brake. Nakakabanas ba naman kapag meron kang naririnig na ingay sa preno natin, naglalagit-gitan. Isa yun sa mga nakakairitang kinakaayawan ng mga riders natin eh. So yun, lagyan natin itong ng grasa. Ayan. Tapos gumamit tayo ng stick para may pasok yung grasa sa loob. Ayun, no? Lagyan na natin tong kanyang bracket. Ayun, no? Play na siya. Yan, punas-punas lang ng konti para matanggal yung mga sobra grasa. Tapos isunod na rin natin yung kanyang tensioner. So, bali ganito yung pagkabit. Ito yung mauuna. Ito yung mauuna sa dulo. Yan. Okay na. Tapos sunod naman natin tong isang brake pad. Yan. Ito naman yung kanyang kabit. Yan. Yan. Tapos ito pa yung isang brake pad, lagyan na natin. Ito naman yung malaking butas sa taas. Ito lang natin lagay. Tapos yan. Okay na. Sunod naman ito yung pinaka pin niya sa baba. Malaking pin. Pasok lang natin.
kanyang pinlock. Sunod naman natin yung kanyang pinlock. Ayan. Okay, ganyan natin. Ayan. Okay na. Tapos balik na natin. So, ayan. Lagyan din natin ng grasa ang kanyang bolt para di siya mangalawang. Ganun din sa kabila. Konting-konti lang naman. Pwede na. Yun, kabit na natin. Yun, kabit na natin. Yan, ikabit na natin. Ikabitan na lang natin, mga boss. Alright, nakabit na natin ang ating caliper. Nalinisan na natin, di ba? Napakadaling magdinis at magkabit. So, ngayon at susubukan naman natin iikot itong gulong kung meron pa tayong maririnig na ingay. So, ikutin muna natin. Ayun, no? Wala ka na talagang maririnig na ingay. Wala ka na maririnig na lagit-git. Yan. Compare kanina nung hindi ko pa siya nilinisan, talagang meron ka talagang maririnig. Yun. Pag-usapan naman natin tong kanyang brake pad. Kailan nga ba pwedeng magpalit? So, hindi nasusukat sa buwan at hindi din nasusukat kung gano'n na kalayo yung tinakbo. Yung odometer na tinatawag. So, depende sa'yo kung medyo walwalang ka talaga mag-drive at masyado mong ginagamit ng front brake mo. Yun, madali talaga siyang ninipis. Ang ginagawa ko, mga boss, every 3 months ako nag-check ng brake pad natin. So, kung nakita ko manipis na yung brake pad natin, palitan na talaga. So yun, mga boss, dito ko natatapusin tong video na to at sana meron kayong natutunan sa vlog na to at yun, sana matapos na rin tong pandemic na kinakaharap natin. So yun, kita-kita tayo sa next vlog ko. So ingat kayo parati. Peace out. Pati kulit. Nih.